Kamusta mga kabasketball? This is iSportZone at pag-uusapan natin ngayon ang mga malulupit na performances ng mga NBA Stars of the Week. Pero bago yan, isa munang patalastas para sa mga kabasketball natin dyan na naghahanap ng quality at affordable na haircut. Heto, magbubukas ang ating kabasketball na Barbero Boss ng kanilang bagong branch sa National Bookstore Mall sa South Triangle, Quezon City. Ang unang 100 customers ay bibigyan ng limited edition Barbero Boss stickers at 10% discount sa lahat ng serbisyo. Para sa iba pang detalye, hanapin lang ang Barbero Boss sa Facebook. Nakakabilib talaga na makita na maganda ang ipinapakita ng isang player para sa kanyang team, lalo na at nagiging resulta ito ng panalo. Ito ang mga players na nagpakitang gilas sa kanilang performance ngayong linggo. Jason Tatum. Patuloy itong si Tatum sa kanyang magandang performance para sa Boston at gumawa ito ng 33 points at 11 rebounds sa kanilang panalo sa Utah. Kamakailan ay nagtala siya ng career high 41 points kontra Lakers. Siya ang unang player sa edad na 21 pababa na nakagawa ng tatlong sunod na 30-point game na merong 60% shooting. Nahuling nagawa pa ni Shaquille O'Neal noong 1994 para sa Orlando. Si Tatum na nga ang best player ng Celtics at nakakasama rin sa usapan pagdating sa All-Defense at All-NBA team dahil career high ang pinapamalas ito sa points, rebounds, assists, steals at blocks pati na rin sa free throw line. Joel Embiid, gumawa ito ng career high 49 points, 14 rebounds sa 17 out of 24 field goal shooting kontra sa Atlanta. Ngunit sa kasamaang palad ay na-injure ito sa kanilang laro kontra sa Cleveland. Pero good news sa mga 76ers fans dahil wala naman daw structural damage ang injury niya. Zion Williamson, nagtala ito ng 29 points at 7 rebounds sa kanilang unang pag-aharap ni LeBron James. Ito ang kanyang pangsiyam na sunod na 20-point game at ayon nga sa NBA, si Zion ang pinakabata na nakagawa ng ganito. Simula nga ng kanyang debut ay umangat ang Pelicans sa pang-8 sa opensa at pang-7 sa best net rating sa buong liga. Pero syempre sa pag-aharap na ito ay hindi naman nagpatalo itong si LeBron na nagtala ng 40 points, 8 rebounds at 6 assists sa panalo ng Lakers. Maganda naman ang pinakita ni Williamson sa kanilang pag-aharap ni The King, ngunit dito ay ipinaalala pa rin ni LeBron kay Zion na siya pa rin ang hari sa NBA. Bradley Beal, gumawa ito ng back-to-back 50-point game mga kabasketball. Una ay kontra sa Chicago kung saan ay gumawa siya ng 53 points at 55 points naman kontra sa Milwaukee Bucks. Siya ang unang player since Kobe Bryant noong 2007 na makapag back-to-back 50 points sa magkasunod na gabi. 34 out of 60 sa field goal shooting at 13 out of 24 sa 3. Grabe talaga ang pinapakita niya dito, ngunit sa kasawiang palad, talo pa rin ang kanyang team na Wizards sa parehas na laro. Ayun lang. James Harden, epektibo ang Rockets simula nang na-trade nila si Clint Capela. At alam naman natin ang husay nitong si Harden dahil sa huling tatlong laro ng Rockets ay nag-average ito ng 35 points sa 56% shooting at 50% sa 3. And last but not the least, Russell Westbrook. Ngayon, hindi mo na pwedeng banggitin si Harden nang hindi rin napapasama itong si Westbrook sa usapan. Pwedeng ikonsidera itong si Westbrook sa MVP voting. Sa pagpasok nga ng taon ay nag-a-average na itong si Westbrook ng 32.4 points, 7.8 rebounds, 7.4 assists, 1.9 steals per game na may 53% shooting pa. At merong total na plus 97 points ang Rockets kapag nasa loob ng court itong si Westbrook. Matindi, no? Mga kabasketball, kaninong performance ang pinakaumangat sa inyo? Mag-iwan ng comment, like and share this video, and don't forget to subscribe on YouTube and follow us on Facebook. This is iSportZone!